Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ang Iglesia ni Cristo ay natatag sa Pilipinas noong 27 ng Hulyo, 1914. Mula sa kanyang hamak na pasimula, ang Iglesia ni Cristo ngayon ay isa ng iglesyang nakalaganap sa buong mundo. Inilalarawan ng iba ang Iglesia ni Cristo bilang ang pinakamalaking nagsasariling iglesia sa Asia at ang pinakamalaki, pinakamakapangyarihan at pinakamaimpluwensyang iglesia na lumitaw at nagsimula sa Pilipinas. Subalit, marami pa rin mga tao ngayon, lalo na ang mga nasa labas ng Pilipinas, ay lubhang kakaunti ang nalalaman ukol sa Iglesia ni Cristo at ang mga impormasyon pang kanilang nalalaman ay nagmula sa mga tagalabas ng Iglesia o sa mga hindi kaanib na ang iba ay itinuturing ang Iglesia ni Cristo bilang kanilang mahigpit na kaaway. Dahil dito, ang kanilang sinasabi patungkol sa Iglesia ni Cristo ay kanilang opinyon laban sa Iglesia. Mga pakahulugan lamang nila sa mga aral at gawain ng Iglesia ni Cristo at ang iba pa'y paninira, panunuliksa at panghuhusga lamang laban sa Iglesia. Upang maging makatuwiran ng lahat, dapat lamang na malaman din ang panig ng Iglesia ni Cristo. Alamin natin ang katotohanan ukol sa Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo ay isang organisasyong panrelihiyon na ang pangunahing layunin ay ang sambahin at paglingkuran ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat batay sa kanyang mga kautusan at aral na itinuro ng Panginoong Hesukristo at nakasulat sa Biblia o sa banal na kasulatan. Bilang isang organisasyong panrelihiyon, ang mga pangunahing gawain ng Iglesia ni Cristo ay kabilang ang pagsamba sa Diyos, ang pagpapalaganap ng dalisay na ebanghelyo at ang pagpapatibay sa mga kaanib sa Iglesia. Ang taimtim na pagtitipo ng mga sumasampalataya, ang regular na pagsambang kongregasyonal ay isinasagawa 2 beses sa isang linggo, karaniwan ay sa mga araw ng Huwebes at Linggo. Bahagi ng palatuntunan ng pagtitipong ito ng Iglesia ang pag-awit ng pagpupuri sa Diyos, panalangin at ang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Sapagkat isang organisasyong panrelihiyon na ang pangunahing layunin ay ang sambahin ng Panginoong Diyos, ang Iglesia ni Cristo ay nagtatayo ng mga gusaling simbahan o kapilya na siyang pinakadako kung saan isinasagawa ang mga gawaing panrelihiyon ng bawat lokal na kongregasyon ng Iglesia. Ang pagtatayo ng Iglesia ni Cristo ng mga gusaling sambahan ay bilang pagtupad din sa kautusan ng Diyos sa kanyang mga hinirang para sa kanyang ikaluluwalhati. Ang pangunahing gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo ay ang Templo Sentral na matatagpuan sa Commonwealth Avenue, New Era, Quezon City. Ang gusaling ito ay inihandog sa Diyos noong Hulyo 1914 bilang bahagi ng pagdiriwang ng 70th anibersaryo ng pagkakatatag ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Ngayon, ang mga gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo ay matatagpuan hindi na lamang sa buong Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang bahagi ng mundo na naaabot na ng Iglesia. Ang mga gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo na karaniwang tinatawag sa Pilipinas na kapilya ay tumatayong landmark sa mga dakong kanyang kinalalagyan. Ang Iglesia ni Cristo ay isang relihiyong Kristiyano na nanghahawak at naninindigan sa dalisay na aral Kristiyano na nakasulat sa Biblia. Ayon kay Apostol Pablo, sa ganang atin tumutukoy sa mga tunay na Kristiyano ay may isang Diyos lamang ang Ama. Kaya ang pagtatukwil ng aral ukol sa Trinidad na mayroon daw 3 persona sa isang Diyos, ang Diyos Ama, Diyos Anak at ang Diyos Espiritu Santo, at ang paninindigan sa aral ng Biblia ng Ama lamang ang isang Diyos na tunay ay isa sa matitibay na katunayan ng Iglesia ni Cristo nga ang tunay na relihiyong Kristiyano. Ang relihiyon na naninindigan sa dalisay na aral Kristiyano na nakasulat sa Biblia o sa banal na kasulatan. Ang Iglesia ni Cristo ay hindi isang denominasyon o sekta. Hindi ito nakaugnay o bahagi man ng anumang samahan, kapisanan o grupong panrelihiyon at hindi ito isang samahan o katipunan ng mga kapisanang panrelihiyon.
Ang Iglesia ni Cristo ay isang nagsasariling iglesia. Naninindigan sila na ang Iglesia ni Cristo ay isang tunay na iglesia ni Cristo ngayon. Ang Iglesia ni Cristo ay hindi isang kulto na ang tinutukoy natin ay ang negatibong pakahulugan ngayon ng salitang kulto. Ang Iglesia ni Cristo ay may isang sistema ng paniniwala na nakabatay sa Biblia lamang. Bagamat ang pagtuturo ng Iglesia ni Cristo ay naiiba kaysa sa ibang mga relihiyon o pangkating nagpapakilalang sila'y di umano'y mga Kristiyano, ito ay sapagkat ang aral ng iba ay wala sa Biblia, samantalang ang aral ng Iglesia ni Cristo ay pawang nakasulat sa Biblia. Ang isang kulto ay isa ring labis na pamimintakasi sa isang bagay o isang tao, pag-idolo sa isang bagay o isang tao. Ang Diyos lamang at ang Panginoong Hesukristo ang sinasamba ng Iglesia ni Cristo. Ang paniniwala ng Iglesia ni Cristo patungkol kay kapatid na Felix Manalo ay payak at simple na siya ay sugo ng Diyos, isang taong isinugo ng Diyos upang ipangaral ang dalisay na ebanghelyo sa mga huling araw na ito. Hindi siya itinatangi ng higit kaysa rito. Hindi naman siya sinasamba o tinatawag man sa mga titulong tulad ng propeta, papa, obispo at iba pang tulad nito, kundi sa payak na kapatid na Felix Manalo. Tunay na iginagalang siya, ngunit hindi siya pinipintakasi, tinadakila o sinasamba. Sinusunod ang kanyang mga itinuturo sapagkat ang lahat ng kanyang mga itinuro ay pawang nakasulat sa Biblia at hindi siya kailanman nagturo ng ganang sa kanya lamang. Sa makatawid, ang Iglesia ni Cristo ay hindi isang kulto, kundi ang tunay na relihiyong Kristiyano na nanghahawak at naninindigan sa dalisay ng mga aral na nakasulat sa Biblia. Ang Iglesia ni Cristo ay hindi tinatag ni Felix Manalo. Ang mga kaanib ng Iglesia ni Cristo ay lubos na sumasampalataya na ang pagbangon ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas ay katuparan ng mga hula o propesiya na nakasulat sa Biblia patungkol sa muling pagtatag ng Panginoong Hesukristo ng kanyang Iglesia sa mga huling araw na ito. Naninindigan na ang Panginoong Hesukristo ang nagtayo ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas sa pamamagitan ng hula na nakasulat sa Biblia at hindi si Felix Manalo. Para sa kanila, ang Panginoong Hesukristo ang pinakadakilang sugo ng Diyos, ang nagtayo, ang manunubos, ang ulo at puno at ang tagapagligtas ng tunay na Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo ay may pangkalahatang pamamahala mula pa sa pasimula. May isang ministro na namamahala sa buong Iglesia na ang kanyang tungkulin ay tinatawag na tagapamahalang pangkalahatan o executive minister sa Ingles. Ang unang naging tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo ay si Felix Manalo. Siya ay namahala sa Iglesia ni Cristo mula taong 1914 hanggang 1963. Si Eranio Manalo ay ipinanganak noong Enero 2, 1925. Siya ang kalimang anak ni nakapatid Felix Manalo at Honorata de Guzman Manalo. Siya ay tuwirang tinuruan at sinanay ng kanyang ama. Nag-aral siya ng pagkaabuga siya, subalit dahil sa tindi ng pangangailangan o ng mga manggagawa sa Iglesia, hindi niya itinuloy ang pag-aaral niya ng abuga siya at sa halip ay pumasok sa ministeryo. Siya ay ang naordinahan bilang ministro ng Ebanghelyo noong Mayo 10, 1947. Noong Enero 1953, siya ay nahalal na hahalili kay kapatid na Felix Manalo bilang tagapamahalang pangkalahatan sa pagpanaw ng huli. Sa panahon ng kanyang pamamahala, ang bilang ng mga distrito, eklesiastiko at ng mga lokal na kongregasyon ay nadoble. Noong 1963, may 900 lamang na mga ordinadong ministro, subalit noong 1974 ay umabot sa bilang na 1,900 at sa kanyang pagpanaw noong 2009 ay umabot sa bilang na 4,000. Ang Iglesia ni Cristo ay nakarating sa kanluran noong 1968 at mula noon ay lumaganap na sa buong mundo. Itinatag din ni Eranio Manalo ang College of Evangelical Ministry, New Era University at New Era General Hospital, ang tanggapang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo o Central Office, ang Templo Central at ang Tabernakulo ay natayo din sa panahon ng kanyang pamamahala. Si KRD ay nanungkulan bilang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo mula taong 1963 hanggang 2009. Nang pumanaw si Eranio Manalo noong Agosto 31, 2009, ang kanyang anak na si Eduardo Manalo ang humalili sa kanya bilang ang ikatlong naging tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Si Eduardo Manalo ay nahalal bilang pangalawang tagapamahalang pangkalahatan at bilang ang susunod na tagapamahalang pangkalahatan sa halalang isinagawa noong Mayo 6, 1994.
Siya ay sinanay sa loob ng 15 taon bilang ang susunod na tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Ipinanganak siya noong Oktubre at 31, 1955 ang panganay na anak ni na kapatid Eranio Manalo at Cristina Villanueva Manalo. Siya ay nagtapos ng AB Philosophy sa University of the Philippines, ng Bachelor of Evangelical Ministry sa College of Evangelical Ministry at ng Master's at Doctoral Degrees sa New Era University. Naging dekano muna siya sa College of Evangelical Ministry bago maging tagapangasiwa sa Distrito Eklesiastiko ng Metro Manila. At 15 taong gumanap ng katungkulan pangalawang tagapamahalang pangkalahatan bago siya maging tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo noong Setyembre 2009. Ang pagkakaroon ng relihiyon ay hindi naman sapilitan. Tayo ay may kani-kaniyang paniniwala at sinusunod. Kagaya ng mga kapatid nating Iglesia ni Cristo, patuloy silang maglilingkod, aawit at magdarasal para sa Ama habang sila'y nabubuhay. Mula po sa inyong lingkod, taos puso po akong bumabati ng masayang pagdiriwang sa 100th anniversary sa lahat ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Mabuhay po kayo! Isa na namang kwento ng pagbabaliktanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!